muna yung pagsosolve ng dead load, no? And live load. So here we have the problem, a second floor, the second floor of a proposed bank. So ito yun. Proposed bank yan, ha? So ibig sabihin, pag sinabing proposed bank, bakit sinabi yung gano'n, no? Yung detail kung anong klaseng gano'n yan, anong klaseng structure yan. So malamang, kailangan gamitin natin, no? Yung word na kung bakit nga ba bank yung ginamit dito. At isa sa mga hahanapin natin yung total load nga. So since wala naman tayong babanggitin dito about earthquake, wala rin namang wind. Hindi natin pwede makuha, di ba? Wala tayong mga info dun. So ano din tong total load na to? Malamang kasama pati live load dito. Okay? Total load yung inahanap eh. So dead, live, wind, earthquake, and the others. Kaso kulang yung info para sa iba at or wala, di ba? Wala tayong nakuhang info dito. So malamang, di mo sila makukuha, magiging zero lang din yung values nila. But in this case, para sa live load, kung alam mo lang kung para saan gagamitin yung structure, alam mo na kung anong live load yung gagamitin dyan. Okay? So proposed bank is to be constructed. Ito yung ganun niya, no? Yung slab niya, 115 mm thick yung slab natin. So this is the slab. thick. Tapos sinabi dito, added 25 mm concrete fill finish. So dadagdagan daw natin ito ng concrete finish. So may concrete finish sa taas. Baguhin ko lang yung kulay, no. Ito yung slab. Ako, hindi maganda yan, ha. Tanggalin na dapat natin yung word na slab muna. Ayan, ganyan. Tapos, maglalagay daw sa taas ng concrete fill finish. Okay? And then, nabanggit din dito na maglalagay din daw ng, ano to? Suspended ceiling. So, may suspended ceiling tayo dyan na steel channel system. Okay? May suspended ceiling tayo na steel channel system. So, dito sa ilalim niya, may ceiling na dadagdagan. Bay natin yung kulay. Ito na lang. Okay. So this is the slab. And then yung concrete finish sa taas. Concrete fill finish sa taas. Tapos sa baba ay yung suspended ceiling. Kasi finish yung taas, ha? Finish yan. Parang tiles lang, di ba? That's a finish. Kasi hindi pwede na binuhusan mo lang yung concrete dun sa slab, tapos na. Nilalagyan pa yan. Okay? Nilalagyan pa yan. Ang pangit kaya ng ganun, ng nabuhusan lang na slab, tapos-tapos na. Ganun siya, no? Hindi smooth yung surface, baka mamaya may rough surfaces dun. Hindi siya ganun ka-conducive para tirahan. Kaya nilalagyan ng layer ulit sa taas ng slab, na kontrolado na nung tao kasi papapatagin nila yan. They will make it smooth. Okay? So, ganyan dapat, no? Tatlo ang kailangan natin dito. And then, may additional loads tayo para sa mechanical, electrical, plumbing, and fireproofing. Tapos, interior partition. Then, meron tayong 3/8 inch ng glass wall na may 3.5 meters height. Compute daw natin yung linear dead load na transferred sa mga beams at yung total load ng floor area. Okay. So unahin natin yung
floor load. Ano yung mga floor load natin dito? So, slab muna. So, ano ba ang unit weight ng slab? Na concrete. Concrete na kalagay, di ba? Stone reinforced concrete slab. So, 24 or gusto nyo yung whole value niya, 23.56. Pero minimum yan, no? Pwede kang gumamit ng larger. So, kaya ginagawa na lang nila round up, no? 24 kilonewton per cubic meter. Ito po yung unit weight ng ating ng bakal daw ng concrete. Then, imumultiply siya saan? Sa thickness natin, 115, no? mm. So, gagawin lang natin siyang meters. Para mag-cancel out, ang maiwan ay kilopascals. Ilan to? Ito yung calculator ko. Yeah. 2.76, sir. 2.76. Thank you. That is in kilopascals. So yan na yung floor load para lang dun sa slab. Pero take note, kulang pa yan. Next, yung ating concrete fill finish. So ano itong 25mm concrete fill finish na dinagdag sa taas? Okay. Might be some of you are wondering, Sir Santo, kung pupunta tayo ng NSCP, dun sa may page 68. Ano, hindi dito, sa 69 pala. Ayan. Meron tayo dito yung floor and floor finishes. Paano mo ba tatapusin yung floor mo doon sa may slab? So we have here many, pero yung isang hinahanap natin, yung concrete fill finish. Ibig sabihin yan, yung sabi ko nga sa inyo, lalapatan mo pa ng another concrete yung slab mo para yun yung le-levelin mo na maging patag at smooth yung surface area niya. So nakalagay dito, this is the, take note ha, KPA, minimum design loads, KPA per mm thickness, 0.023. So ibig sabihin yan, ganito yung pangyayari, 0.023, APA, okay, yan yung unit niya, per mm. So sir, bakit naging ganyan yung unit niya? At paano natin gagawin yung situation na yan para ma-convert natin man lang siya kahit man lang maging density, no, kilonewton per cubic meter. Actually guys, mapapansin nyo 23 kilopascals per mm yan. If you want to convert that, di ba? 1,000 mm gagawin nating, sample lang naman, no? Meters, tama? So gagawin nating kilopascals per meters or the same as kilonewton per cubic meter. Ito lang yung gagawin nyo. Multiply nyo lang ng 1,000. Kasi ito guys, itong, bakit ba naging ganun to? Bakit ba naging 0.023 yan? Saan nila nakuha? Base yan guys sa 1 by 1 na unit area. 1 by 1 yan guys. So nakuha yung kilopascal dyan using this one. Per mm thickness. Diba? Kasi pag naglagay ka ng load sa isang area na to, sample, sa area na yan, okay, wala ka pang kinoconsider na thickness. Correct? Wala pang thickness dyan. Kaya, nangyari dito sa problem natin or dito sa may given na to, per mm thickness ay dahil ito pa lang yung ginawa. 0.023 kilopascals, pero wala pa yung thickness. So kung sakali man, kukunin nyo yung unit ganun na to, yung ang tawag dito, density, edi divide mo lang ng 1, magiging ano siya, eto na nga, no, convert that, mangyayari, magiging 23 kilopascals. Looks familiar, di ba? 23 kilopascals. Teka, ano ba tong nilalagay natin? Concrete finish yan. E di ba, parang ito na rin yun, na round up lang. Tama?
Malamang, kasi ang concrete natin, ang unit weight niyan, 23 point something. So, nangyari dito, ni-round down yung value para sa concrete fill finish, naging 0.023 na lang instead of 0.024. Kasi pag ganun to, pag 24 to, edi it coincides with this one, di ba? Pero paalala lang, ang whole value talaga ng unit weight ng concrete ay 23.6 ata or 23.56. Okay? I-round up lang para mabilis mag-compute noon. At dito siya nang galing, no? Etong 23, 0.023 natin ay dito nang galing. Ginawa yan para sa isang unit area. So, yun, ito pa rin yung gagamitin. So, instead of doing this, ang gagawin natin, 23 kilopascals daw, 23 kilonewton per cubic meter pala dapat to. Kasi ginawa nating density, di ba? So, times 1,000, na mangyayari dyan, 23 kilopascals per meter or the same as kilonewton per cubic meter. Tapos, ito na yung gagamitin mo to be multiplied to what? Multiply mo yan sa thickness. Anong thickness? Thickness ng ating concrete finish. Ano yung thickness ng concrete fill finish natin? 25 mm. So, 0.025 meters. Tama? So, yan na. Yan na yung gagamitin nating floor load dito. Unless gusto nyo 24, okay lang din naman. Kasi guys, minimum value lang yung 23. Pwede kayong mag-exceed. Ah, you can always go higher but never lesser. Kasi minimum design na natin yan. So, in this scenario, eto yon. So, okay lang. 23, 24, okay lang. Basta malapit. Sir, pwede ba gamitin dyan 50? Ah, hindi na. Sobrang layo na yon. 40, sobrang layo. Actually, kahit 30 gamitin nyo, sobrang layo na yun. Anong klaseng concrete yan? Ang bigat naman ng concrete nyo. Okay, so, eto gagamitin para dyan sa concrete fill finish. Okay lang kung 24. Okay nga lang kung dinagdagan nyo na lang tong taas, no? Ginawa nyo na lang siyang 0.04. Okay lang din yun. Kasi yun lang din to eh, concrete fill finish eh. Parang in-extend yung slab, kumbaga. Ito yung answer, 0.6. Para sa, ganun to, no? Concrete fill finish. Next, yung ceiling sa ilalim. Ang sabi dito, suspended ceiling steel channel system. Meron dito yan. Ayun. Suspended steel channel system 0.1 kilopascals yung load. Ayun. Ito gagamitin natin 0.1 kilopascals. Sa ceiling. Next, ano pa? MEP. MEP, di 0.1 din. Tama? Yan yung mechanical, electrical, plumbing na lines natin. So, dito rin yan papasok, 0.1 kilopascals. Next, yung interior partition, 1.0 naman. Tama? Yan yung part ng ganun natin, ng NSCP dead load natin. Na kung sakali man may changes sa ating interior walls, i-consider natin siya by adding 1 kilopascal sa ating dead load. So, ito na lahat ng dead load natin. Meron pa ba? Meron pa, no? Pero yung para sa beam na kasi yun. These are for the floor load. Okay? So, kung sa isama total natin to 4.56. Isuma total. Ayan. Okay. How about live load? So, yung live load natin, this is a bank, no? Yung kabilang set naman ay investment company. Mabilis lang naman yung dalawa. That is directed for business, tama? So, instead of access floor systems, ang gamitin nyo, itong office. Ganito na lang. Itong office for call centers and business processing offices, lahat ng parts ng business niyan, pwede niyong gamitin 2.9 kilopascals as your uniform load. Uniform live load na yan. Wala naman na iba dito eh, di ba? Or you can search that on the internet.
Pero most likely babalik din kayong 2 point something din. Kasi you will be accepting clients plus yung mga equipment niyo pa like computers and such. Pasok pa si sa live load yun. Even though it looks like dead load kasi permanently nandun na, pero nagagalaw nyo kasi yung mga, di ba, there will be changes in the designations of your tables in the office. So, mangyayari, they will be most likely be, ganun, no, live loads. Kaya dito, kapag mga offices, lalo na pag business, ay ito yung ginagamit. 2.9 live load. Okay, after nyo makuha to, ano nang susunod? Oh, may LRFD method, ha? Ayan. Ito ngayon yung problema ko sa iba. There were some who did it wrong sa ating LRFD method. May iba na tama naman, no? So, ito kasing LRFD method na to, what I'm talking about there is actually the load combination. May mga nagganong kasi pinag-add na lang yung dead load, live load, tas ang ginawa 0.75 or 0.9. Diba? Kasi, diba, ginagawa natin yan. Kung maalala nyo, meron tayo yung 0.75 or 0.9 na ginagamit as our multiplier. Kasi I discussed that a while ago that when we talk of load and resistance factor design, dalawa yung ating factors. Meron tayong load factor and resistance factor. So, ito ginamit nung karamihan. Itong resistance factor na to ginamit ng karamihan. Is this correct? Actually, hindi. Because resistance factors are specific. Ang load factor, para sa load yun. Ang resistance factor, para kung saan mo gagamitin yung load. Bigyan ko kayo ng example. So, pag load, ito ha. So, ito muna yung correct. Pag load pinag-uusapan sa umpisa, ang gamitin nyo yung 1.4 dead load. Ganon. Or yung 1.2, 1.6 live load. Di ba? Habang may oportunidad na mag-aral. Yan ang gagamitin nyo kapag load pa lang muna yung pinag-uusapan. Para saan yung 0.75? Okay, punta tayo ng steel design. Or kahit hindi steel design, no? Kahit ganon. Kahit RC. Parehas lang. Ito yung steel natin, general provisions. Kasi feel ko naman ang basis nyo, steel design. Saan natin nahanapin yung pinag-multiply yung 0.75 or dinivide yung 1.67? Dito yan. Pansinin nyo, ha? Sana yan. Ayan. Ano to? Design of members for tension. Ano yung sinabi ko kanina? Yung bagay na minultiply na 0.75 or minultiply ng 0.9, that is specific. Kasi kapag nagde-design ka ng tension members, saka mo lang sila gagamitin. Mag-multiply ka ng 0.9, yun na. Mag-multiply ka ng 0.75, okay. Nagde-design ka ng tension member. Or baka mag-divide ka ng 1.67 or mag-divide ka ng 2. That's the time that you should use this. Specific on the structural member. Bakit pare-parehas ba sila? There are, pero hindi lahat. Like, look at this. Pag design of tension members, dalawa yan. Yielding in gross, fracture in net. Tama? Diba? Dalawa? Pagpunta natin sa compression, ano lang yung ginagamit? O design of compression, yung mga columns to, ano yung gagamitin nating multipliers? Phi is 0.9, omega is 1.67. May nakikita kayong 0.75 dyan? Diba? Wala. So magkaiba. Ibig sabihin lang na ito, guys, those resistance factors, ito guys ha, resistance factors ito, are specifically for that certain member for design. So specific siya sa kung ano yung dine-design mo. While kapag load factor naman, kapag given lang yung load, saka mo siya gagamitin. So in this case, given yung dead load, live load mo, then input nyo dito. Nyo man lang ba na pag-connect yan sa ginawa natin ng STAAD para sa mga nagkamali dyan? Diba, naalala nyo yung STAAD natin? Ang ginawa natin, lagay-lagay ka muna ng load, tas lagay ka ng load combination. Tapos pagkatapos nun, ano na nangyari? Mag-structural analysis ka na.
pag nag-structural analysis ka, saka mo palang gagawin yung steel design. Tama? Diba? Later pa, later mo pa gagawin sa STAAD yung ganun eh, yung method. Tama? Mamimili kayo ng method sa STAAD, diba? Method ASD? Or method LRFD? Diba? Saka pa lang mangyayari ang phi at omega na yan. Pero pag mga loads mo na pinag-uusapan, eto yun. So, ewan ko lang saan nila kinuha yun no, na idea. LRFD, tapos ang ginamit, times 0.75.9. Baka kasi yung nabasa niyong LRFD, yun na agad. Pero take note, dalawa ang factors niyan. Okay? So, alin dyan yung gagamitin ko? Kasi dead load at live load lang naman yung meron. Tama? Alin yung gagamitin ko? Yung 1.4 dead load lang? O yung 1.2 dead load, 1.6 live load? 1.2. Correct. Bakit? Kasi siya yung mas malaki. Diba? Sinabi ko naman sa inyo, pagdating sa load combinations, kahit i-disregard nyo ng iba, basta alam nyo kung sino yung largest from all of them. In this case, si 1.2 dead load. And 1.6 live load. Sa calculator ko. Yeah. Ilan ito? 4.26.2. 10.11. Okay, thank you. 10.11. This is in kilopascals. Okay? Ayan. So, ito final answer. Sir, kung sakali, dapat ba yan din sagot namin? Depende. Open na open ang design pagdating sa answers. What I'm going to check will be the process on how you try to solve the problem. At saka kung paano nyo kinuha yung mga values. Kasi pwede tayong magkaiba ng unit weight ng concrete. Sir, magiging tama ba kami doon? Okay lang ba? Yes. Basta malapit sa katotohanan yung value mo ng unit weight. Kasi malay ko ba kung hindi 24 yung ginamit nyo, pwede, naman, pwede rin naman 23.56, tama? Kasi kung sakaling 23.56 gamitin ko dyan, okay pa yun kasi mas maliit yung load. Mangyayari, mas maliit yung size ng mga beams columns mo, mas mura yung project mo. Tama? E isang floor pa lang to. Isang slab sa isang floor. Magmumultiply yan per slab dun sa floors nyo. Times pa kung ilang floors ka. Di ba? So, ganun mga situations yung mga pwedeng gawin para mabawasan yung loads dito. O kung gusto nyo 24, acceptable din naman yan. Hindi rin naman magandang saktong-sakto, di ba, yung design natin. Okay, so that is for floor load. How about yung load ng galing sa glass? So, yung glass natin ay 3/8 inches. Kung i-convert nyo yan ng, yan na yung actual na ganun guys ha, yan na yung actual na thickness ng glass kapag bibili ka for walls. Those are intended for walls, yung mga ganyan ka kakapal. Yung mga mas makapal dyan, ginagamit yan for doors. Kasi yung usually ang na always na applyan ng load. Always yan. Ginagamit kasi, di ba? Open, close, open. So, mas makapal ng konti yung mga glass nung mga doors. At yung mga walls, okay na to. Okay, so, simple lang naman din yan. Kunin lang natin yung unit weight ng glass. Or density ng glass, no? Punta nga tayong page 68. So, titingnan natin dito, may glass dito, yung 25.1, no? 25.1, glass. So, pwede natin gamitin yung minimum density ng glass.
So ito, anong density ng glass? 25.1. That is in kilonewton per cubic meter. Ayan. Ayan, kilonewton per cubic meter nakalagay L. Densities for materials. Kilonewton per cubic meter. So glass. Okay? So 25.1 kilonewton per cubic meter, kulang pa yan. Multiply pa natin, no? Kasi since linear kailangan natin. Tama, kasi sa beam yan tatama. So linear load kailangan mo. Ano ang i-multiply natin dito? Una mong i-multiply ay yung ano ba? Thickness, tama, ng glass. So that is 3/8 inches, i-convert nyo to meters. So mangyayari dyan, ilang ba yan? 0.009525, sir. Sige, in terms of mm kasi, sige, thank you. In terms of mm, 9.525 yan, mm. Pero since in meters kailangan mo, divided by 1,000 pa yan. So mangyayari, 0.000. 0.123. Ayan, 0.009525. Sino yung bagong pasok? Ayan. 9,500,925 meters mag-cancel, maiwan kilopascals. Kulang pa to. Depende pa sa height nung wall natin. Since 3.5 to, take note guys ha, 3.5 meters height na lang nilagay ko. Kasi there are instances nang nilalagay nila clear height versus height lang. So pag sinabing clear height, na may nasan na doon yung height ng beam. Pag sinabing height lang, hanggang sa second floor yon kasama yung height ng beam. So pag clear height, na minusan na dun yung beam, kapag height lang, nandun pa yung height ng beam. So wala tayong imaminus dito na height ng beam, no? Kasi wala namang given. So 3.5 meters. So pag clear height, ganun, nabawasan na yun pag clear height. Nabawasan na siya ng height ng beam. So ilan? Then eto, in terms of kilonewton, per meter. Now, that is the linear, ah. Linear na gano'n natin. Linear na load natin, no? 0.837. That is now the kilonewton per meter linear load sa ating beam. Okay? Kaso dito, okay na sa akin to. Case-to-case basis kasi yung paglagay ng LRFD or ASD natin dito, eh. Kung naglagay ka man, okay lang. Pag LRF, kasi guys, bakit sinabi kong okay na yan? Pwede kasi na final answer na natin ito kagad kung sakali man dahil sa ganitong pamamaraan. So, ang slab kasi, di ba, isipin natin kung two-way yan or one-way yan, it's up to us. Tapos, i-distribute mo yung load niya. Di ba? Anong nangyayari sa floor load natin? Nililipat lang din natin sa beam. Diba? Nililipat natin sa beam yung load ng slab. O di parang ganun din. Diba? Parang ganun din. Yung slab weights mo malilipat sa mga beams sa gilid. Hindi madadagdagan pa dapat yan. Eh, wala tayong live load dito eh. Eh, pwede rin naman kasi na possibility na yung live load natin dito kapag dinistribute natin, mapupunta sa beam, madadagdagan pa sana to. Depende kasi sa computations, no? But in this case, I think okay naman na sa akin kahit hindi kayo nag-method dito, no? ASD, LRFD. Kahit pina, okay lang. I'll give you the point for that. So yan lang yung para sa dead load, live load. May question ba? None, sir. Okay. So, check nyo mabuti, ha, yung LRFD method. Take note of that, kung ano ba dapat ang minumultiply natin. Why did I try to give this kind of problem? To tell you honestly, guys, sa board exams,
nagta-transition na ang board exam natin sa mga actual type na problems. Like, ako naman, I keep on contacting my former students na engineers na ngayon kung ano, syempre, yung lumabas sa board exams nila to pattern that with the things that I discuss on class. So, nangyayari, ang napapansin ko, base sa mga binibigay nila sa akin, ay nagta-transition ang mga problems, no? From the simple na analysis lang by using your calculators and your mind, di ba? To ganun, actual type of problems. Maalala ko nga, sumisikat na naman yung ganun, no? Yung alam niyo yung meron kayong isang lupa na ganito. Lupa yan, no? Ito, nasa left side ng screen nyo. Lupa yan. Suhukayin to. May sariling unit weight yung hinukay dyan, no? May ibang unit weight yan. Tapos lalagyan mo ng panibagong soil, na ang unit weight niya ay different from the unit weight nung original na nandyan. So the question is, how much volume yung ilalagay mo? Mga ganong questions, no? Actual na siya, actual estimates, mga ganon, lumalabas na. Pwede rin eto. Sir, pwede ba lumabas yan? Yes. Ang mangyayari, dati na lang, pwede kasi na ilagay nila yung NSCP, pero I doubt that. Dati na nilang ibibigay yung mga given, like yung bigat ng ganito, bigat ng ganyan, ilalagay na lang nila. Pagtatagpi-tagpiin mo na lang. At kaya ako rin pinresent to kasi nagagamit to mismo sa mga board exam questions, tong mga load combinations. Depende kung yan yung hinahanap. Ang napansin ko nga rin sa ganun sa mathematics na board exam, nagli-lean towards probability na yung karamihan ng problems. Probability. Napupunta masyado dun. Kasi for the past years na nag-umpisa sa amin, yung probability, paulit, hindi naman sa paulit-ulit, parami ng parami. Kaya yan. Kuminsan pa naalala ko sa mga problem sa steel. Naalala niyo yung ginanong ko sa inyo, yung kinestion ko sa inyo kung sakali, para sa mga nag-second sem to, no? Kung adequate na yung ganon. Adequate ba yung gagamitin kong wide flange? Kung hindi, alin dyan sa mga choices ang adequate? Diba? Kailangan pasok siya sa lahat ng criteria para masabi mo na, okay, ito yung pwede kong gamitin wide flange para sa beam ko na yan, or column ba yan, or depende kung anong structural member ba yan. So as much as possible, you should know how to do all of these things. Kasi they're leaning more on actual. So parang sinasabi nila na para maging isang civil engineer ka, dapat marunong ka sa mga ganito na pang medyo palapit ka sa trabaho. Okay? Pero sakaling di pala rin, okay, mag-alala guys, only naman ang board exam. Hindi nyo kailangan ng years para mag-rest, only yan. Try and try until ganun. Okay? So yan lang. May question? Ganun na. Kasi review nyo, meron na kayong review next, ganun? This sem, meron na ba? CE audit, sir. Hindi review ang CE audit. May review na ba kayo this first sem? Wala pa? Wala pa. Wala pa po, sir. Okay. Kasi kung sakali, nagpapahanap kasi si... Ay, oo, first... Hindi ah, dapat ngayon na yun. Kasi before, ang first sem namin, mathematics yung review. Tapos yung second sem is more on design subjects ang review namin. Ganun ang nangyayari. So, if nagpapahanap si Sir Vic sa akin ng mga ganun, ng tawag doon, ng mga pwedeng mag-review na Manila na ganun na, Manila na companies, eh, mat naman yung sinasabi niya. Iniisip po, bakit mat lang? Walang design subjects. Kasi ba fresh yung mga design subjects sa inyo? Kaya ganun. Keep nyo lang yung, para sa mga ganun, no? Para sa mga nag-second sem, well, didiscuss ko pa rin naman yung beams, columns, ganun. No? Keep nyo lang yan kasi yan lang din yung i-review nyo sa Manila. I mean, hindi naman sa Manila na talagang pupunta kayo Manila, no? But
more on online kasi sila ngayon. At nag-umpisa na naman, di ba, yung board exams, no? May mga nag-start na ng board exams natin, di ba, architecture. Dalawa ang nag-take, dalawa rin pumasa. Nag-start na rin, natapos na rin ang sanitary engineering board exam. Yung EE, nag-exam daw sila. Dami daw requirements, pati yung ganun, no? Pati yung tawag ito, clearance. Tsaka dapat before ka pumunta dun sa testing center, aabot dapat yung 14-day quarantine mo. Ganun. May certification ka kasi makukuha na nag 14 days quarantine ka. And then, ayun, nag-exam daw sila. Ayun, base yun sa mga nakalap kong informasyon sa mga nag-ganun, ha? Nag-exam na. Eh, kayo lang din naman na ang susunod, maliban na lang kung iuna muna nila yung mga naiwan. Eh, diba, ang dami kasi na tenga na CE. Dami. Dami na tenga na CE. Biruin nyo dun sa amin, ha, sa batch. Ang alala ko yung batch namin, 2016. Ang nag-take is 12,000 plus. Tapos 6,000 plus lang yung pumasa. Ang national passing rate dun, nun sa amin is 53 point something. So yun na nga, 6,000 lang yung pumasa all in all from the 12,000 na lahat na nag-take. Tapos increasing siya each year. Naging 13, naging 14. Tapos yung naiwan at yung mga hindi nakapag-take or nabagsak nung mga last times, baka nga umabot pa ng, di ba, 30,000 yung magte-take. Eh, hindi ka ata kaya ng capacity ng schools around the world yun. Pero from what I've heard, there were some na ayaw nilang mag-take ng board exam. There are some. Gagawin na lang siguro daw nila baka May. Eh, wag lang na naman ma-postpone, no? Eh, yung iba kasi gusto na nilang i-take yung opportunity kasi sayang din. Pero yung mo, yung dadalawang architecture na nag-take, marami sila, eh. 2 sets ata sila o 1 set. Tapos dalawa lang sila nag-take ang naglakas loob. Ayun, architects na sila, di pwede na sila magtrabaho for the rate they want as a professional. Diba? Unless kasi kakilala mo talaga yung company na pag-istayan mo at yung rate pa rin na binibigay sa'yo is professional rate, goods yun. Pero kung hindi ganun, meron kasi yun, eh, yung syempre yung rank mo, ang dami magre-reklamo dyan, isipin nyo nga, ganito na lang, isipin nyo, nagkaka-nagaganon ka na, no? Nagtatrabaho ka na ng matagal sa isang company, tapos yung bagong dating na hindi pa naman nakakuha ng ganun yan, no? Ng professional license niya, eh, kaparehas ng, medyo malapit, no? Kaparehas ng sahod ng isang nagganon, isang nagka-license. Hindi, ang daming reklamo maririnig dyan. Actually, kinikim-kim lang yan, no? Parang, hello, hello, ganun naman na kaibigan-kaibigan, pero deep inside, bakit ganyan? Bakit ganun? Hindi pwede yung ganun, no? Taas ng position agad, eh, hindi pa naman siya license, mga ganun. May experience nyo lahat yan sa government. I'm not sure if you've been to the government workplace, pero some of my classmates, some of my former students, medyo natotoxican sila. Not just government, pati private kung minsan, nangyayari yan. Pag palakasan lang ng ganun yan, ng tawag dito, ng... Chapit, sir. No, chapi ba? Palakasan ng ganun, no? Palakasan lang ng tawag dito, ng sikmura, kung ano yung kaya mong i-take once na nasa trabaho ka. So, nasa sign nyo, kung bestie-bestie nyo rin naman kasi yung mga ganun, yung mga nasa workplace na mga matatasang positions, yan, okay na. Pero hindi mo mapipigilan ang tao dyan na mag-ganun sa'yo, na may sasabihin sa'yo. There will always be a finger pointed at you, anywhere you go. Cannot please everybody. Diba? Kaya nga, talamak ang ganun, eh, ang keyboard warriors sa ganun, eh, Supreme Court of Twitter or Supreme Court of Facebook. Diba? May sarili silang justice system. Kaya mahirap mag-ganun, mahirap magsalita. Wala na yung, oo nga, meron kang freedom of speech, but yung freedom mo is parang napaka-limited kasi they can just try to say things to you even without knowing the whole truth. Mga ganun. Anyway, nagiging ganun na tayo, lumalayo na tayo sa still design. But take note of these kinds of problems, guys, ah. Lalo-lalo na pag binigyan kayo ng mga ganito, no? Ng mga paganito. Ayan. Hindi kasi nila sasabihin sa board exam na LRFD method, no?
dederecho nila yan. Instead na ganito, ang bibigyan na lang nila sa'yo, use ganito. Hindi ka na nila, alamin tipong hindi ka na nila lilituhin. Pero malay nyo lang kasi. Okay, malay nyo lang. Ang LRFD at ASD, that is only true for steel design, ha? Nabanggit ko naman na sa inyo yan. Steel design ito. Kasi ang tawag sa RC, para sa ASD, counterpart ng reinforced concrete, or RC, WSD yun. Working stress design. Tapos sa LRFD naman is ultimate strength design, USD. Yan yung counterpart ng NASA concrete design. Okay? So take note of those. Magre-review na rin kasi kayo. Kaya I think you need to take some design subjects seriously. Kasi some of the possible na nakikita kong magiging questions ay yung mga actual questions. Like ito mga actual na design topics. Pero guys, ha, hindi naman sila pwede kasi eh. I'm not sure. Depende sa trip ni ganun, ni Madam Praxy, Engineer Dr. Praxy. Kung ang balak niya ilagay sa likod itong mga ganitong values. Kasi 5 hours lang ang ganun, guys. 5 hours lang ang design subject. You'll only have 5 hours to answer 75 questions. Na yung 75 questions na yun, items pala, hindi questions. No, 75 items. Pero sige, it may be possible na questions na rin. Kasi items is the same as questions eh. Kasi pwedeng tatlong items sa isang situation. Ganun ang nangyayari. So in these scenarios, hindi advisable na ilagay ang isang buong ganito, no? Sa likod ng papers nyo sa exam papers. Hindi ganito ang nilalagay. Ang ginagawa dun sa problem na nakalagay mismo. So, nandyan na yung mga gagamitin mo loads. But at least, no, alam nyo at na-experience nyo kung paano magmanumanong magganito. Yun lang kasi, guys. Baka lang naman na lumabas o hindi. Pero as much as possible, kung nadaanan mo naman yung ganyang klaseng problem, at least nabigyan ka ng ganun, no? Nabigyan ka ng background kung paano siya nangyayari. Paswertehan na lang kung lalabas o hindi. O na-review ko yan o hindi ko na-review yan, di ba? Ngayon naman ang board exam, paswertehan kung lumabas ba yung na-review mo o hindi lumabas yung na-review mo. So, you're increasing your chances as you try to go for sa topics, no, lahat na kaya mong maalala. You increase your chances. Okay? So that is the problem number one. I-ready ko lang yung problem number two natin, which is yung wind load. No? So dun naman sa wind load, ang trick lang naman dun ay yung sa locations. No? At saka kung ano bang klaseng exposure meron dyan. Baka kasi nasanay ko yung puro exposure C. Basahin yung mabuti. Dapat binasa nyo ng mabuti yung problem. So sige, check natin. Ilagay ko lang muna, no? So dun sa problem na wind, dalawang case yung binigay ko para sa dalawang ganun, no? Dalawang set. Yung isa, case 1, yung isa, case 4. Di naman kahirapan yun, no? Kasi hindi ko lang nga diniscuss yung case 4, pero magbabago lang naman yung values mo under the roofing. Wala nang iba. Yun lang naman ang magbabago, yung roofing. While yung leeward, windward, sidewall, andun pa rin. Hindi yun magbabago. Okay. Sige, i-share ko na din. Okay, ito yun. Ito yung isa sa mga quiz natin. Ang nga pala yung kanina, guys, yung set 2 pala dun sa problem kanina, instead of bank, investment company nga. Tapos yung thickness, pinalitan ko. Yung thickness ng slab, pinalitan ko. Plus yung height ng wall, pinalitan ko. Yun lang naman, no? Yun lang naman yung changes dun. So, hindi naman kahirapan.
Take note din na yung mga answers na pinapakita ko dito varies. Depende kasi sa design nyo yun. So titingnan ko yung design criteria nyo. Malamang yun yung pinaka-importante dito. Ano ba yung mga requirements, mga values na ginagamit mo to design yung problem. Okay lang kung malapit, pero kung sobrang layo ng values, hindi pwede yun. Biruin mo yun, yung concrete na 50 gagamitin mo dun sa concrete, ang bigat naman ng konkreto mo na yan. Sobrang bigat ng concrete mo, ha? Times 2 nung ganun, nung actual. Magbuhat nga kayo ng hollow blocks, hindi nga concrete na ganun yun eh. Low class concrete yun eh. Class C pa yun eh. Mas magaan pa ang hollow blocks. Kasi class C lang yun kaysa sa, may mga hollow blocks naman ng class A. Yung mga ganun, no, malulupit tignan. Mas mabigat yun. Because more of the density is higher. Kaya kung gagamitin mo 50, mas mabigat pa dun. Di ba? Yung concrete, di ba nag-concrete cylinder naman kayo na subukan nyo? Diba? Nabuhat nyo naman siguro, magana lang yun eh. O times 2 nyo yung bigat. Kung gumamit man kayo ng 50 na tawag dun, na unit weight ng concrete. Kulang pa ha, kasi ang times 2 lang ng 24 is 48. Pero andun na, no? So yung density natin, it pertains to the weight malamang. So kung taas-taas ng density mo, bigat-bigat. So it should make sense. Kaya nga dapat alam nyo yung mga density ng materials natin para kung sakali man merong anomaling nangyayari sa mga projects nyo, alam nyo, ba't ganito kabigat to? Ba't ganito kamahal? Diba? Doon na nagpapakita ang ganun. Doon na lumalabas ang lagay-lagay na yan. Ewan ko lang, OJT nyo, kung na-experience nyo, ha? Pero kung pina-experience din. Sure, yung mga pakain or hindi pakain, paambon. Pero yung pakain, natural lang naman yun. Eh. May mga ganun lang. May mga hindi natural. Okay, so sana naman din yung na-experience. Pero okay lang din kung ma-experience nyo ang actual na nangyayari sa mga ganyan para hindi na kayo magulat once na nandun na kayo. Okay, so calculate the design wind loads for steel frame school or steel frame school building, ha, funded by the government. The structure will be situated near the commercial center of your hometown. Assume for the structure to be enclosed, consider case 1, ito yung set A, no? The direction of the wind normal to the ridge. So nabanggit ko naman na, na yung direction na normal to the ridge ay ito. Kaya I'm not sure why there are some. Bakit sila nag-design ng gano'n, no? Nung ginawa ko na parallel to the ridge. Kasi diba binigyan ko kayo ng design noon na parallel to the ridge na yung wind load sa taas nagbabari. May nagbigay sa akin ng ganito yung wind load niya. Kasi sakalang mangyayari to pag yung wind mo parallel to the 24 meters, di ba? So mali to. Pag ginawa pa, nasayin lang kayo ng oras. Ginawa nyo pa to. May gumawa kasi niyan, sayang lang oras nyo dyan. Hindi ko naman i-score yan. Hindi naman yan hinahanap ko eh. Ang hinahanap ko, ito lang. The direction of the wind normal to the ridge. Yun lang naman. Consider case 1. No, yun lang. Para sa direction wind normal to the ridge. O, ito yun. Dito tatama yung hangin. Either pa ganito or pa ganon. It doesn't matter. Parehas lang yan. Magkaiba lang ng itsura designation. Parehas lang to guys. Mapadito man manggaling yung wind mo o dito. Basta isang direction lang. Left or right. Kung yan ang left at right nito. Okay. So, umpisahan natin. Ano muna yung unang kailangan nating hanapin dito? Malamang yung category. Ano occupancy category nito? Anyone? Two, sir. Category B pala. Hindi. Exposure yun, tinutukoy mong B. Yung category, yung occupancy. Occupancy category. One, sir. Okay. One, tama. Pero may nakita akong nag-four, no? May nakita akong nag-four neto na standard occupancy. Okay. Tama na one kasi school building po yan.
Yung iba siguro nagmamadali, nilagay na lang 4, no? Kasi usually 4 naman yung mga binibigay. So, malamang school building na funded by the government that is now a public school. Pwede rin namang private, yes, kasi kunwari, private ganun niya yun, no? Private investment nung sino ba yung gobyernong yan. Pero, hindi pwede. Actually, napaisip ako, hindi pala pwede kasi kung sinabing funded by government, pera ng taong bayan. So, dapat public talaga. Sorry. So, public, hindi pala pwedeng maging private yan kung sakali. Pwede kasi na kunwari, no, yung mismong mayor, meron siyang sariling perang naitabi. E di, sarili niyang pera yung gagamitin to fund the school. Hindi na siya public, malamang. Hindi rin siya funded by government kasi finansya nung mayor mismo. Parang ganun, sarili niyang pera. Pero pag pinondohan ng taong bayan, malamang public school na yan. Okay? Yan yung binabayad yung tax. Ay, wala pa pala. Ako pala, binabayad kong tax. Kaya pag sinabi, ano ambag mo sa Pilipinas, magbayad ng tax. Ambag na yun. Okay. Category 1. Okay, funded by government. Next, after ng category, sige, wind speeds. Kasi importante na yan eh. Ngayon, kung category 1 yan, nasa ba hometown nyo? Hometown ang binanggit ko, di ba? The problem with the hometown is, take note, category 1 to. Baka yung ginamit nyong mapa ay yung nasa first page. O baka nag 310, 320, 300 kayo ha. E take note, tatlo yung mapa natin. Yung first na map, category 3, 4, and 5. Yung second na map, pang category 2 lang to. While yung last, eto, category 1. Eto dapat yung ginamit yung values. Depende kung nasan kayo. So, 340 dun sa may part ng Pasantaana na to. Dulo, no? And then, 330 dito sa may part ng, let's, pwede na rin, no? Diretsyong linya from the top, make it drop. Kagayan. And 320, in between. Tama? 320 to 330 yan, in between. Depende kung saan ka part. Pero kung hindi ka sure, mas magandang yung larger, di ba? So, get 330. So, para sa akin dito, as much as possible, I will use the largest 340. Baka may nag 310 dyan. Bakit 310? Nasaan ba yung lugar nyo? Pag 310 yan, dito siya gilid, no? Dito part. Medyo western part natin. So, titignan nyo na lang. Check nyo sa Google Maps kung nasan yung lugar nyo. I-check ko rin yan later. Kaya nga pinalagay ko yung location. Pag walang nilagay na location, guys, mamali ko yan. It's in the first place of your hometown, you should indicate that. You can rule out kagad. Kasi from what I know, kung hindi mo naman, ano din yung nilagay mong value, hindi mo in-indicate, di ba? Agad-agad, nilagay mo na. Okay? So it's between 320 tsaka 330. Okay. So, tingnan natin. Ade, pwede rin 310 pala, no? It, between 310 and 320, pwede rin. Basta ganun. Check nyo na kung saan part. Okay? So, 340, gamit ko yung largest na lang. 340 divided by 3.6, 94.44 meters per second. So, para magamit siya dun sa equation natin, no? Then after ng wind speeds, malamang si wind directionality factor tayo, 0.85 kb. Main wind force resisting system design. So, 0.85. Next ay yung exposure category. So, anong exposure category nito? B, sir. Okay? So, tama kayo. Bakit B? Nakalagay dito, ha? Situated near the commercial center of your hometown. Take note, commercial center. Meaning, the center of commerce. Kung nasaan lahat ng trading nagaganap. Lahat ng trading. Take note, bilihan. Usually, yun lang naman ang nangyayari dyan, eh. Bilihan, eh. Trade. Bilihan ng ano? Goods, pagkain. Equipment,
Basta dun sa part na maraming tao. Ano yung mga yun, sir? Plaza. Commercial center. Nakapunta naman na siguro kayong plaza ng Tugigaraw, no? Daming tao at yung buildings niya magkakalapit. Malamang. Kasi sayang yung lupa dun, no? Kung sakaling nga may unused na land dun, sayang. Kahit nga yung mga residential houses dun, anong napansin nyo? Yung mga may residential house kayo nakikita malapit sa may plaza, meron naman, pero yung mismong nasa plaza, wala masyado. Yung residential lang, wala. Lahat sila either nagbebenta ng ulam, nagbebenta ng mga goods ng mga ganun, no? Ng mga chicken, mga fish, di ba? Kasi sayang. Alam yung tipong center of trade yun, tapos wala, ganun, no? Gagamitin mo lang for residential. So yung mga situations na ganun, magkakalapit lahat ng mga buildings, malamang, it's more likely an urban, as urbanized place. At we can rule out na exposure diyan. Kung sino naman magkakalayo yung mga buildings dyan, di ba? Siguro noon pa, no? Noong mga wala pa masyado. Pero kahit naman ganun, di ba? Malalaganap pa rin naman yung location. Parang alam yung tipong kung dito man yung center of trade, talagang magpapatayo at magpapatayo ng sobrang dami dyan. Kaya nga napatayo dito sa ganun, eh. Sa Tugigaraw yung SM, Robinsons, kasi nagmumuka, no? Na dito yung pupuntahan ng mga karatig niyang mga towns or pwedeng ganun din, barangays. Kasi dyan lang din sila pupunta. Kasi dyan mo lang mabibili or dyan mo lang makukuha. Mga ganun situations. So dadami yung magpapatayo. At doon na naman papasok yung land acquisition. Magmamahal din yung lupa, malamang. Kaya nga dito sa may parte ng plaza, magkano? Mga 10,000 and above ang per square meter. Take note of, baka nga abot na ng 20, I'm not sure. Per square meter yun, ha? Per square meter ng lupa. Mahal na doon. Doon naman sa mga parte ng Katagaman, mga ganun yun, eh. Sa mga parte ng mga rural areas na malapit lang, mga nasa 3 plus lang yun, eh. 3 plus, 4 plus, eh. Per square meter. Kuha ka ng 100 square meters, so ilan na yun? Kunti lang ang 100 square meters, eh. Pero kung 3,000 ang isa nun, 300,000 na yun. Yung lupa na bibili mong 100 meters. Eh dito sa plaza, 100 square meters o 10 by 10 na lupa, 10 meters by 10 meters na lupa, okay na rin yung laki nun. Pero depende, depende kasi kung ano yung i-build mo dun. 100 square meters tapos 10,000. Sabi natin saradong 10,000 per square meter. Oh, ilan na yun? 1 million lupa pa lang. At 100 square meters lang yun. Kung gusto niyo parang magkaroon ng reference, measure niyo 'yung sa bahay niyo. Ilang square meters 'yan? Kahit 'yung labas lang, 'yung labas lang. Kunin niyo kung ilang square meters 'yan, i-compare niyo. Kahit 'yung ganun lang, no, isang side, parang ganito, guys. Kunin niyo 'yung total na haba ng isang side dito and then 'yung total na haba dito. Ayan. Then multiply niyo. So ito, 18 meters by 24 meters, kunin nyo na agad. Yun na yung floor area nitong nasa ground. Bukan nyo sa inyo, tapos i-compare nyo sa mga presyo ng lupa. Okay, napalayo na ako. No? So that is exposure B. Next, after mo malaman na exposure B ka, doon naman na tayo sa topography. Tama? Wala naman binanggit na kahit na ano, wala rin sinabi na nasa ganun siya, 'di ba? Nasa hillside siya. So we can just take it as one na lang. Kasi wala eh, kulang ka ng info. Paano mo din masosolve, 'di ba? O di, you can just use the default value KZT is equal to 1. Next, N. Anong natural frequency nito? This is a steel frame. Wala naman siyang lateral na support, so 22.2, tama? Divided by, ano yung height neto? Mean roof height, 15 minus 13, 2, minus half of 2, 1, so 14, raised to 0.8.
2.69. Nasundan ba to 2.69? Dinadiretso ko na lang. Yes, sir. 22.2 divided by yung mean roof height raised 2.8. Ano ba yung mean roof height nito? O, 2 lang kasi yung height netong slanting. Di ba? O, divided by 2, that's 1. So, 1 plus 13, may sabihin yung mean roof height mo is 14. So, yun na, gamitin mo, 14 raised 2.8. 22.2 divided by 14 raised 2.8, lalabas si 2.69. Then, nalaman natin that it's greater than 1 hertz. So, ang gross effect factor, we can take that as 0.85. Sir, okay lang ba na dinerecho ka ng 0.85 to? Hindi pwede. Dapat meron ka nito. Diba? Ano yung shortcut? Sabi ko naman sa inyo, as much as possible, dapat ang mga ganun natin, kompleto. Solutions natin. At paano mo din na-rule out ng gas effect factor 0.85 ay dahil ang natural frequency ko ay more than 1. Yun lang yun. Kung wala, minus. Diba? You cannot rule out a value without first trying to go for ganun, no? Ano yan? Yung proving. It goes na dapat, you should prove it first before using it. So without that, hindi ko i-accept yung 0.85 mo na gas effect factor. Next sa gas effect, is yung enclosure classification. So alam naman natin na nabanggit na dyan na enclosed siya. And lastly, yung GCPI, internal pressure. So ang GCPI natin, napakasimple. Plus minus 0.18 lang naman. Tama. Yan lang din. Negative yung isa, sir? Oo, hindi, ibuburahin ko. Kasi mas mahaba yung negative nito kumpara dun sa isa. Tinan mo, lagay ko yung negative nito. Lit. Diba? So small. Kaya ginawa ko yun, tapos bura. Ayan. So yan ang GCPI natin kasi enclosed naman yung structure, di ba? Kapag partially, lalaki to. Kapag open, zero. So yan na yung mga, ala, yung 94.4 nandito. Ay, 94.44 nandito. Wait lang. Stash natin to. Yan. So, after neto, ano nang susunod natin? Yung KZ. Ha? So, values for KZ. Itong mga to, ang values natin for KZ. So, tingnan muna natin kung anong height. I suggest, ha, since ridge lang din naman ang pinag-uusapan natin, normal to the ridge, hanggang sa mean roof height lang. Why? Kasi hindi naman natin kailangan yun nandito sa may roofing, di ba? Diba? Yung Q sa may roofing, hindi natin kailangan. Saka lang natin gagamitin yung Q at 15 meters kapag parallel to the ridge na. So since normal to the ridge lang to, okay na hanggang sa mean roof height. Ang criteria natin, yung lowest rectangular, 0 to 4.5. Next is yung hanggang dun sa taas ng vertical side ng wall. Tama? Or dun sa eave. Diba? Ito, yung eave natin. Sa may vertical side ng wall hanggang dun. And then yung four, yung next natin, yung 14, ay kung nasan yung mean roof height. Hindi na natin kailangan si apex. Ulitin ko kasi hindi naman tayo nagsosolve nung mga values under parallel to the ridge. Normal lang po tayo dito. Normalan lang. So values of KZ here would be 0 to 4.5 since exposure B to. Tama? We can just go to the values dito. May nagtanong pa sa akin, no, sir, 57 ba to? Alata naman kung ano yan, di ba? 0.57. Eto. Kasi yun naman lang naman na yung possible na susunod dyan. No? So this is 0.57. Tama, 0 to 4.5. Okay. Yan yung mga susunod. Please, ganun na lang to, no? Pwede nyong i-linear interpolation. Kasi nakalagay naman sa baba, guys, na basahin natin.
linear interpolation for intermediate values of height z is acceptable. Ayan. So, ano yun? 13, no? So, between 15 and 12. 13 tsaka 14. Okay, so, igano na lang natin. Stat mode, linear interpolation, 15 tapos 12 sa x. Then, sa y mo, 0.81 at tsaka 0.76. Tapos, kunin nyo yung regression ng 13 at 14. Para sa 13, 0.777. Dalang, gusto ko lang gawing tatlo, no? And lastly, para sa 14, 0.793. Yan na. Ang KZ values mo. And then, makukuha na natin yung Q. So, yung Q na kailangan natin ay yung Q para sa rectangular value, yung nandito sa baba, tama? Yung rectangular dyan. So ilan ang equation natin dito? Ilan ang value pala para sa equation na nandito? 0.613 kz kz t kdv squared. No, ito. So kz qz kailangan natin kasi this is for the windward side. No? 0.613 times kz t. Wait, naka-stat mode pala ako, sorry. 613. Ano yung kailangan natin? KZ. Unahin ko na si KZ sa calcu ko para madali ko na lang i-edit, no? So 0.57 times 0.613 times KZT is 1.0 times KD is 0.85 and then lastly yung V squared 94.44 squared para sa 340 kilometers per hour na basic wind speeds. So the value here is 2648.9. This is in kilo Pascals, pressure. 0.90. And then para dun sa dulo, taas ng wall, or yung eave height, palitan lang natin si KZ ng 777. Ba, yun lang naman yung magbabago dyan. So ito ay 3610.87. That is in kilo Pascals. And then lastly, palitan natin ng 0.793. 3685.23 kilo Pascals. So yung Q14, kailangan natin yan para sa mga leeward sidewall at yung nandun sa taas ng yung roofing. Okay? While yung 0 to 45, 0 to 4.5 tsaka 13 kailangan natin para dito. So dapat lagyan niyo ng label dito, ah. Ay Pascals pala yan, sorry. Hindi to kilo Pascals, guys. This is Pascals only. My bad. Pascals lang yan. Okay. So? Isolve na natin, no? Yung para sa internal, external minus internal. Pero since ito, case 1, so ang gagamitin natin for case 1, ay wala pa pala yung wall, ganun. Yung roof pala, no? Yung roof natin at yung wall na CP values, no? Coefficient. So para sa walls, windward, leeward, sidewall. Sa windward, walang pagbabago naman yung windward, tama? Kahit ano pa yung L over B mo, it doesn't matter. So, 0.8 ang CP ng windward. So, CP values to, no? Positive 0.8 kay windward, kay leeward, mamaya, medyo kailangan ng L over B dyan. At yung sidewall, any value, negative 0.75. 0.7 pala, sorry. Sa leeward, since andito yung direction, ito yung L natin. So L is 18, then B is 24. What is 18 divided by 24? That's less than 1. So anong gagamitin nating L?
between 0 and 1, negative 0.5. So these are the CP values for the wall. Then next natin yung para sa roof. Para sa roof, windward roof, dalawa yan. And para sa leeward roof, isa lang. Ano ba yung angle natin? Ang height nitong slant is 2. Tapos kalahati ng gano'n, no, ng length neto ay 9. So tangent, no? Inverse tangent of 2 divided by 9. That's 12.53. Tama? 12.53. So, ibig sabihin, it's between 10 and 15 degrees. Okay, 10 and 15 degrees. So, para sa windward, take note guys ha, this is not greater than or equal to 10. Sobrang layo. Dapat 1 yan. Kung ginamit nyo man yung 10, sige, I'll consider, pero dapat 1 ito. I-check ko na lang kung ano lumabas na value sa inyo, but this should be 1. Kasi sobrang layo kapag 10 yan. So, ano ba pipiliin ko, sir? Yung 0.5 o yung 10? Ah, sorry, 1. Ako tuloy napapaten na 1. Okay lang kung interpolate mo between 0.5 at 1, sa amulet interpolate between 10 and 15. It's possible. Okay lang din mag-higher value ka. Ito na lang. Diba? Kasi sabi ko naman sa inyo, pwedeng yung larger. O, edi ito na lang gamitin mo, 1.3 at 1. Then, interpolate mo yung in-between. Basta isang sure dyan, etong windward side, yung ilalim niya, hindi na magbabago yung 0.18. Magbabago yan. Kasi hindi nagbabago dun eh. Mapapansin nyo guys, hindi magbabago. 0.18. Between 10 and 15, di ba? Ayan. So, malamang 0.18 din to negative. Then yung LR natin is between 0.7 tsaka 0.6. Tama? Kung ito man gagamitin mo, si 1. Si 0.5 naman, between 0.5. Between, no? Eh, parehas naman yan. So, wala ka naman kung in-between dyan. Kaya, gamitin mo, negative 0.5. Kapag si H over L mo ay 0.5. Kasing H over L natin, 14 divided by 18. 0.77. Eh, wala naman dito. Nasa pagitan ng dalawa, di ba? Interpolate mo na lang muna yung values between, saka mo interpolate yung angles. Or yung larger, okay lang din. So, it varies ha, yung answer dito, it varies. Even yung answer dito sa kabila, it varies. So, yung may bibigay kong answer dito, yung windward at leeward. Even the sidewall, okay lang. Pero since di kasi natin nakikita yung sidewall, di ko na lang ipakita. Pero okay lang ipakita dito yun guys ha, yung sidewall. Lagay nyo na lang siya dyan, sidewall. Okay, so dito tayo. 2648.9 times gas effect factor na 0.85, tama? Ayan. Times yung ating CP para sa windward, 0.8. Positive. Then minus yung mean roof, yung average wind speed, which is Q14, 3685.23, times GCPI, case 1, is positive 0.18. Ilan ang lalabas? 1.14. Tama? Kilopascals. Idiretso ko na. Ito yung rectangular sa baba. Minus now your internal pressure. And then next, yung nandun sa pinakataas, yung nasa may 13 meters. So papalitan ko si Q ng Q13, 3610.87. Same pa rin yung ganun, no, gas effect factor at saka yung CP value para sa windward. And then sa leeward naman, ganun naman siya, no? Rectangular. So, ilan to? 1.79 kilopascals. Yung pinakamataas sa walls. Then dito, yun na nga, banggit ko, yung leeward lang yung gagamitin, no? Ah, yung 3,685.23 lang yung gagamitin. Palitan yung CP value, instead of 0.8, gawin yung negative 0.5.
minus yung ganun no. Ating internal pressure. This is 2.23 negative. And then kayo na bahala dito. Depende sa kung anong ginawa niyo sa windward roof, leeward roof. Interpolate twice or interpolate once, okay lang. Nakadepende sa kung paano nyo naintindihan. Basta wala lang lesser value. Okay lang yung larger, wag lang yung lesser. So it varies. Di ko na lang muna ilalagay sagot. Depende sa sagot nyo eh. Depende sa kinonsider nyo dito. Pero yung case 4, yung case 4, kasi dalawang set yan, case 1 yung isang set, case 4 yung isang set. So ang gagamitin niya, negative internal pressure at eto. Tumakuha na yung sagot sa roofing dun. Sa case 4, yan yung gagamitin nila sa roofing nila. Kasi yan lang naman yung nagvavary eh. Ang case 1 guys, dalawang taas. Ang taas netong GCPI at taas nung windward roof. Pag case 2, mapapalitan, no? Taas pa rin to ng windward roof pero baba na ng internal pressure. Then case 3, baba ng windward roof, taas ng GCPI, internal pressure. And then case 4, baba. So, yun lang. May mga nagkamali dun sa gano'n na exposure. Ah. Kasi pag binalitan niya exposure, malamang lalakas yung hangin. Nabanggit ko naman sa inyo, di ba? Pag exposure B, mahina ang hangin kasi maraming magkakalapit na bahay, magkakalapit na structures. Malamang magkakaroon ng windshielding dyan. Kaya sa mga exposure C, exposure D, matataas ang wind values niyan. Sir, paano yun kapag mali ko yung gano'n yung exposure? Di mali ka. Yun lang. Pero check ko pa rin yung solution mo kung tama naman yung flow. Bibigyan kita ng honorary points. Nux honorary points. Not larger than the half of the score. Kasi kung marunong ka naman sa mga pinagagawa mo under the design, nagkamali ka lang ng value na kinuha, I'll honor you half of the point. Ilang pala mali mo eh. Yung mga values. Pero take note yung mga yan ha. Hindi big sabihin na yung example natin ay exposure C, exposure C na rin lahat. Magbasa kayo na mabuti. Paano na lang pag may nagpagawa sa inyo ng design? Diba? Tapos ginawa mong exposure C. Ba't ang lalaki ng beams ko? Yung mga may reklamo nung ganun. Ang lalaki ng beams ko ha, kung na niya. Eh, imposible. Hindi nyo gagawin yung wind load kapag ganun. Siyempre, yung mga tatanggapin yung mga projects, mga low-rise muna na housing yan. Pangayon muna kayo, mga low-key muna until pataas ng pataas. Mga ganun na, no? Mga 10 million na yung projects. Mga 4-story schools na, ganun. Pero 4-story, di pa gaano sa wind load yun. Baba pa yun. Okay? So my question ba? None po, sir. Sa laboratory, guys, ganun. Indicate nyo kung anong ganun. Indicate nyo kung anong warehouse yung dinedesign nyo para alam ko kung it makes sense ba yung mga nilagay nyong dead load. Or live load man lang. Kasi kung sakali ko, di ba, sa paano ba gamitin yung warehouse na yan? May ganun ba yan? May ganito ba? May office ba yan? Yung warehouse ba na yan ay tipong ganun lang, heavy ba na mga materials yung ilalagay?
Diba? Kung halahalaman naman or kung ano, mga grass-grass for warehousing lang ng ganun na mga or dairy products, diba? Di, magagaan lang yun. Pero wag naman dairy products na init-init. So, unless yung warehouse nyo is ganun. Eh, yung second floor niya, no? Or kahit yung buong floor, air condition, nux. Or may ganun dun, may refrigerator dun. Eh, depende. Daming mga cases ng mga ganyan. Meron kasi yung mga warehouses na simple lang. Meron yung mga warehouses na pang ganun, no? Pang inumin. Saka meron yung pang mga products na kailangan chilled sila. May times na hindi naman kailangan chilled yung mga products na yun. Mga ganun. So, yun muna no, sa lab ang gawin nyo. Makipasa na rin siya. May mga nagpasa na sa akin. Kaya nga, kaya ko nga sinasabi, eh, hindi ko maintindihan, no? Paano mo ba na-decide na yun na yung mga value ng dead load mo, live load mo? Eh, hindi ko nga alam kung para saan yung warehouse na yan, di ba? So, kindly include that. Tapos, pointers for review sa exam, guys. So, ang exam nyo sa akin, may multiple choice and at may problem solving. So, yung multiple choice natin is more on the, ganun, no? May mga ganun doon, may mga connected sa still design ng principles, like yung binigay ko sa quiz is. Tapos, meron din doon yung tawag dito, yung mga nasa NSCP. So, magbasa kayo ng NSCP nyo. Andun yung processes of the wind, dead, live. Meron pa dun yung common sense. May mga questions ako na nabanggit ko before na ginawa kong tanong ngayon. Pero kung may common sense ka, maintindihan mo yung ganun ko dun, yung punto ko dun. Then yung problem solving natin ay more on ganito rin. Magde-design kayo for wind, dead, ganun, live. Anong mga nakuha niyong value, ganun. Wait lang, hindi ko makita yung questions. Tsaka lang, stop sharing ko kasi ang mangyayari, maglulup. Stop sharing ko muna. Ilang items ba yung question dun? Kasi feel ko yun ng i-question. Sir, open na po ba school? Open na school. Tagal na. Meron lang yung time na hindi open ang... Meron lang yung time na hindi open ang accounting kasi may ganun nga doon. May case kasi doon na nangyari about corn beef 19. So yun, nag-disinfect kami last week yun. Kaya parang hindi sila nagkuha ng mga ganun, no, ng mga magta-transact doon. Sir, kailangan po ba ng floor plans sa may laboratory? Kailangan niya ipakita yung floor plan sa akin. Kahit simple sketch lang ng floor plan. Kasi dapat, di ba, it makes sense dapat siya. Sabihin mo sa akin kung para saan gagamitin para makita ko yung floor plan mo. Ah, okay. The floor plan makes sense para dun. Kasi ganun yun, no? Parang isa yun sa mga overall impact. Nux audition or ganun lang, no? Day and night. Yung mga overall na ganun yun, na design criteria nyo, ay nagbe-base doon. So, yung isa, yung pointing system ko kasi dyan is depende kung gaano ka, di ba, yun na nga, correctness, orderliness, tsaka ganun, no? Completeness. So, kompleto, correct, at ganun, no? Maayos. Yun lang ang kailangan. Nagma-minus lang ako kapag yun na nga, no? May something na doesn't make sense dun sa ganun nyo. Tipong, bakit meron yan? Ba't ganito yung ginamit? Diba? Dati nga, saan galing? Dapat nindog pa eh. Ba't ito ginamit mo? Saan galing yan? Kapasa sila sa akin nung, kung saan site nila kinuha. Ganun pa yung ginawa nila dati. Kayo ha, discarte nyo. Kung NSCP lang din naman galing, no problem. Kung galing sa ibang mga sources, I think mas better na ibigay mo yung ganun kung saan nang galing para let's see if it makes sense. Okay lang din kung hindi parehas yung values nyo dun sa ibang tao. Malamang. Kasi baka iba kayo ng references, di ba? Dito, na-search mo na bigat ganito.
eto sa kanya iba yung bigat. Nabanggit ko naman sa inyo kanina sa problem, like yung concrete, di ba? May 23.56, may 24. So mali ba sir yung isa doon? Okay lang, both of them. Pwede mo lang gamitin yun. Huwag ka lang mag-lower yung mga 21. Magaan na masyado yung mga 21 eh. Yun na yung pang pwede nang gamitin pang hollow blocks yung mga yun eh. Mga lower densities na gano'n, na concrete. Kasi magaan siya at hindi siya ganun katibay. Yung mga ginagamit ng mga martial arts eh. Para mabilis maputol yung gano'n. Konkreto. Hollow blocks. Pero yung mga mabibigat yun. Ang hirap ng mga eh. OA yung mga yun. Di pa ako nakaranas ng 50 na gano'n. Na kilonewton per cubic meter na ganyan. Na concrete. Ewan ko nga kung may ganun eh. Alam ko wala. Okay, so that's all guys. Sana nakuha niyo yung sa may pointers ko, no? 15 items lang yung multiple choice. Tapos yung problem solving na lahat, yung the rest. Mga hati-hati na yun. Depende, mga 2 to 3 questions yung ganun, no? Problem solving. May ano ba yun? 25, no? Tama, may 5 points, may dalawang 10 points. Para sa 40 items na exam. Or 50. Hindi, 40 lang. Hindi, okay na yung 40 items. Kasi 1 hour 30 minutes lang kayo eh. Ito nga, ito pa lang nga, 2 hours, parang namo-problema na yung iba eh. Kasi feel ko guys, feel ko, nakulangan yung iba sa oras kasi hinanap-hanap nyo pa kung saan page or saan ko makukuha to. That's why before, sinasabi ko na sa inyo, nakuha ko to sa page ganito, nakuha ko sa page ganito. Para dati nyo nang alam kung saan hahanapin. Diba? Pabilisan lang din naman pala. Di yun na lang gagawin ko. Kasi kung natapos ko na mabilis, may oras pa ako mag-check. So, as much as possible, i-pinpoint nyo na. Saan page mo kukuha. 2 hours is more than enough actually. Dun sa binigay kong 2 problems. Diba? May oras pa kayong mag-chit-chat para dun. Anyway, that's all guys. Thank you for today. Till next meeting ulit. Good luck on your exams. Peace out. Thank you, sir.